Sa'yo, Terepolyo, for today's dinner. Sasamahan niyo ako magluto ng aming dinner. Dahil nga sa'yo, Terepolyo lang ang nakita ko sa rep namin. Ito na lang ang naisipan kong iluto. So, una, nagpainit muna ako ng mantika sa kawali. Tapos, after noon ay nilagay ko na yung sibuyas at bawang. So, ginisa ko na siya. So, bahala na kayo kung anong gusto niyo unahin, beshi. Wala namang problema. Kung saan kayo masaya, yun ang sundin niyo. Tapos, after niyan, iginisa ko yung bawang at sibuyas. Nilagay ko na yung one can of tuna. Kahit anong tuna, beshi. Kahit anong flavor, kung ano yung bet niyo, okay lang. So, gumamit ako dito ng flakes in oil. Tapos, yan, ginisa-gisa ko lang siya. After niyan, nilagyan ko ng paminta. Pamintang durog ang ginamit ko dito. So, kung ano yung trick yung gamitin, okay lang naman. Basta, mas masarap kasi yung pamintang durog. Yun ang mas bet ko. Silagyan ko lang siya ng konting tubig para medyo maisabaw ng konti. Tapos, iginisa ko lang siya. Hinahalo-halo ko lang para medyo maluto yung tuna natin. So, after nun, inilagay ko na yung sayote. So, ito yung una kong nilagay kasi medyo matigas ito. At niluto ko lang siya ng mga 3 minutes. Tapos, hinalo-halo ko lang para mag-combine. After 3 minutes, ayan na yung sayote natin. Medyo luto na siya. Kaya naman nilagay ko na yung repolyo. So, yung repolyo, hiniwa ko lang siya ng maliliit kasi mas madali siyang maluto. At saka, para mas marami siyang tingnan. Tapos, after niyan, pinakombine ko lang yung repolyo at yung sayote. Tapos, lulutuin lang natin to ng mga 3 minutes pa. Kapag luto na mga beshies yung repolyo nyo, pwede na kayong mag-add dito ng pampalasa like asin or patis. Mas gusto ko yung patis kasi mas masarap siya. Kaya naman ginamitan ko na lang to ng patis para pampalasa. So after niya, nagdagdag pa ako ng paminta. So kasi mas masarap yung maraming paminta. And then favorite din kasi namin yung maraming paminta sa niluluto namin. So, niluto ko pa ito ng another 1 minute. Then, after nyan, pwede na and ready to serve na.